Kuyong, kung yung kinikilala mong tagapagligtas ng iyong simbahan or iglesia ay tao lang at hindi Diyos, paano ka maliligtas nun? Kasi tao lang, hindi ka talaga maliligtas. Diba? Simple lang. Halos lahat ng strategy ng taga-ibang sekta ay ganito. Paano sila mangumbinsi ng mga tao? Una, so sabihin nila, no, nasa Bible ang pangalan ng kanilang religion. So paano po natin yan na... paano po, ano pong gagawin natin para hindi po tayo mailigaw? Alamin ang history. Correct. So, yung sinabi ko kanina, diba? Hindi ako nagtataka, maraming sekta allergy sa history. Sorry, ayaw nila kasi daw mali ang history. Kot lang sila na kot sa Bible, oh. Mali tapos, oh. History na oh. Eh, di ba? Ngayon, kung susuriin natin, no, gamit ang history, kailan sila lumitaw? Correct. Diyan muna. Okay. Yung gumamit sila ng pangalan ng nasa Bible, pero ang tanong, kailan isinulat ang mga talatang ginagamit nila sa Bible para paniwalain ka na sila yon. Correct. Ayan. Oh, kaya dapat mangin, mapanuri tayo. Oh, pangalawa, gumagamit sila ng Bible. Oh, mga proof text, sabi na, oh, paniwalaan nyo kami. Hindi po ito sariling opinion namin. Ito po'y nasa Biblia. Okay, walang problema yung binabasa mo. Ang problema, ikaw na nagbabasa. At nag-interpret nito. Para po, for the information of everyone, yung ginagamit po palagi ng iba na, ito, magbabasa sila ng mga text, ng mga verses, tawag po dyan ay proof texting. Wala pong problema sa proof texting. Ang problema, no, unang-una, tamang translation ba ang ginagamit nila? Ayan, ang unang tanong. Kasi po, sabihin na natin walang perfect, 100% na perfect na translation, pero maraming translations po na may problema talaga. Kaya, napaka-importante, kaya nga po may magisterium ang simbahan. Correct. Para, kasi maraming expert ang simbahan natin, mga scholars, na pwede nating pagtanungan na pinaaral doon sa Roma. Correct. Oh. Ngayon, kaya importante na balikan pa rin ang original text. Balik po natin na Brother Benny. Hindi pa po tayo tapos. Ayan. Ngayon, sunod. Nasa context ba ang binabasa nila? Ayan. May proof texting sila. Pero ang tanong, nasa context ba? Sometimes out of context. Oh. Ito pa nakapagtataka. Kasi kung tinanong mo, alam mo ba yung mga tumutulig sa atin kapag tinanong mo, alam mo ba kung anong ibig sabihin ng literary at saka historical context? Sabi nila, yung sagot ng iba, wala naman sa Biblia yan eh. pati ba naman yan? Hahanapan mo ng letra for letra. At isa yan na napapatunay kasi yung ating kultura at tradisyon dito sa Pilipinas ay iba sa mga nakasulat sa Biblia. Kaya dapat, hindi lang dapat proof texting tayo dyan lang tayo naghahanap ng translation or ng interpretation rather natin. Ah, yung pagkakaalam ng iba, yung literary context, alam na ng iba yon na babasahin yung doon sa previous at saka yung sa after. Pero yung problema, yung historical context, hindi alam ng karamihan. Correct. Lalo na yung mga umatake sa atin. Correct. Kasi, ang problema doon sa iba na nag-i-interpret ng Bible, ginagamitan nila ng view ng Pinoy yung nakasulat sa Biblia. Na hindi naman yun Pinoy. Oo! Hindi ibig sabihin na naisalin na ang Biblia sa mga wikang maiintindihan natin, kagaya ng Tagalog, Hiligaynon, at saka English, ay pwede mo nang bigyan ng view ng Pinoy. Correct. O Amerikano. Nangangako sila ng kaligtasan sa kanilang mga membro. Ito kasi yung pinakamahalaga para dun sa iba eh. Bakit sila na-convert? Bakit sila na-paniwala? Bakit sila na-pabilib? Bakit sila na... May kayat. Kasi, meron kasing ipinapangako yung grupong yun na inaniban nila. Oo. Assurance daw? Ng salvation. Ang tanong, alimbawa, no?
yung founder ba, balikan natin ulit, ang founder ba ng simbahan na yan na inaaniban mo? Diyos ba ang founder niyan? Ang problema, pag ang founder niyan ay tao, especially, kung ang tagapagligtas niyan ay tao rin, paano ka maliligtas? O, halimbawa, basahin natin yun sa Jeremiah chapter 17, verse 5 po. Ayan. Sabi dito sa Jeremiah chapter 17, verse 5, ganito ang sabi ng Panginoon, sumpain ang tao na tumitiwala sa tao at ginagawang laman ang kanyang bisig at ang puso ay humihiwalay sa Panginoon. Sabi dito, sumpain ang tao na tumitiwala sa tao. Ngayon, ang tanong, ang problema, kung yung kinikilala mong tagapagligtas ng iyong simbahan or iglesia ay tao lang at hindi Diyos, paano ka maliligtas nun? Kasi tao lang, hindi ka talaga maliligtas. Diba? Simple logic. Oo. Lalo na, alimbawa, kapag ikinapit mo yung pangalan ng iyong founder or ni Kristo or ni Jesus sa iyong simbahan, tapos tao lang pala yun, lalabas ano, iglesia ng ano yun? Iglesia ng tao. O, diba? Very simple. Diba? Kahit dyan pa lang, babalikan natin, ano ba yung pagkakilala mo, sabi ko nga kanina, sa kay Kristo, kinukonsider mo ba si Kristo na tao at Diyos? Or kinukonsider mo lang siya bilang tao? So, paano ka maliligtas kung tao lang yung... Dagdag pa dito, Father Jai, no? Ito ay gusto nating iparating sa ating mga kapatid na nanonood. Mahalaga na malaman natin na wala pong grupo ng sekta na magsasabi na mali kami. Wala talaga. Correct. Baka yun kasi ang gusto nating marinig. Lahat yan mag-aangkin na sila ang totoo, sila ang tunay, si Kristo ang founder nila, sa Diyos sila. Hindi yan magsasabi na mga false prophets kami. Diba? Kagaya ng ano, 'di ba? Siguro halos araw-araw pumupunta kayo ng ano ng palengke. 'Di ba? Meron na ba kayong narinig na tindera ng isda na sumisigaw na bulok ang kanyang paninda? Hindi, wala. Kahit wala bulok yung kanyang paninda, hindi niya sasabihin na bulok 'yon. Sasabihin pa rin na sariwa. Sariwa pa. Oh. So para malaman natin kung sariwa nga o bulok, titingnan natin, susuriin natin. Kagaya niyan, suriin natin. Huwag tayo basta-basta maniniwala. Pag sinabing basahan ka ng Biblia, ito ang mababasa letra for letra. Ang tanong, sila ba yan?